Yo, what's up mga kamilo? Ito na naman ang inyong dog trainer Tristan Huertas. Andito po tayo ngayon sa Marikina at nagtitrain tayo sa isang napaka-cute na aso. Siya po ay si Hachi. Isa po siyang Shiba Inu. Ayan, si Hachi. Ah, oh good girl. Isa po siyang female Shiba Inu. Ngayon, ang topic po natin dito, mga kamilo ko, paano po ba makontrol natin yung excessive barking ng ating mga aso? Ngayon, since nandito tayo sa labas, ipapakita ko at ipapaliwanag ko bakit po ba maingay yung mga aso natin. Let's do this! I started my journey as a dog trainer way back 2014 with my first ever dog Milo. One! And I started training different dogs in 2016 up to present. I am Tristan Huertas, your dog trainer. Welcome to Milo and Friends. Ito si Hachi, naglalakad kami. Ito yung tinatawag na proper walking. Gamit po natin ang Milo and Friends Magic Leash. Ayan. Nung una mahatak po to, magulo sa walking. Ngayon, okay na po. Tinan nyo, halos sabay lang kami naglalakad. Ang behavior niya rin dati, kapag nakakita ng ibang aso, ang ingay niya rin, tsaka gusto niyang habulin. Bakit nga ba maingay yung mga aso natin? Ganito po yan. Kadalasan ng mga asong nasa gate, sobrang ingay nila. Bakit? Kasi ginagamit po nila yung kanilang mga mata. Kapag yung mga aso natin nasanay na gamitin ang kanilang mga mata, instead na yung primary sense, dun sila nagiging maingay. Huwag naman po sana magagalit yung mga kapitbahay natin dito na isasample ko sa kanila yung mga aso. Kasi majority ng mga aso natin, kahit sa mga kapitbahay natin, may ingay talaga yung mga asong nasa gate. Kasi nga, napuprostrate sila na paka-explore, hindi sila na ilalabas. Pakita ko sa inyo yung mga magugulong aso, may ingay. Ayan. Lakad kami. Tsaka yung mga bark ng aso, meron mga meaning yan. Katulad nito. Ito may aso dito. Ayan. Ito mga to. Pag nakita sila ng ibang aso, bakit sobrang ingay nga nila? Kasi nga, hindi nila ginagamit yung ilong nila. Napoprostrate sila. Napoprostrate sila na gusto nilang maamoy, gusto nilang makilala yung aso, hindi nila magawa. Dahil hindi nila maamoy ng malapitan, hindi pa rin nila mas makilala ng gusto yung aso kapag hindi nila nalalapitan na amuyin. Kaya kapag nakawala yung mga yun, it's either habulin nila yung aso o kaya kagatin nila. Oh, no. Nasanay nga itong mga asong to na gamitin yung kanilang mga mata. Kaya ganyan siya. Tingnan nyo si Sachi. Since dinitrain ko siya, balance yung pagkatao ko. Hindi niya papansin, tingnan nyo, ginagalaw niya yung ilong niya. Oh. Gumaganyan-ganyan siya. Ang tawag ko dyan, compulsive bark. Bakit yung mga asong yan, kinakagat na nila yung gate, kinakagat na nila yung katabi nila? Unang-una po sa lahat mga kamilo ko, hindi po ako magaling na dog trainer. Pero kung tatanungin niyo po ang aking personal na opinion, para po sa akin, yan po ay tinatawag na po nating territorial aggression. Maniwala po kayo sa akin o hindi, wala pong pinanganak na agresibong aso. Level 3 na po ang aggression. Ngayon, paano po ba nauuwi sa aggression? Let me explain in this way. Level 1, excitement o excited ang ating mga aso na makilala ang ibang mga aso sa pamamagitan ng pag-amoy. Kaya lang, hindi nila magawa dahil nasa loob lang sila ng kanilang mga gate. So dahil hindi makontrol ang excitement, nauwi ngayon sa frustration. Technically speaking, frustrated sila dahil nga po may gate. Ginagamit na lang nila ang kanilang mga mata. So sabi ko nga, sa previous video kanina, pag ginagamit ng mga aso ang kanilang mga mata, dun lumalabas yung bad behavior na pagiging maingay. Dahil sa excitement na hindi makontrol ng mga dog owners, at dahil sa frustration na kung saan nandun lang sila sa loob ng gate, nauwi na ngayon sa aggression. Yun ang dahilan kung bakit kinakagat na nila yung gate at kinakagat na nila yung kanilang mga kasama. Back to the video! Ang pinakatanong dito, paano nga ba mababawasan yung pagiging maingay ng ating mga aso? Yung behavioral problem na tinatawag na excessive barking, yung sobrang ingay. Paano?
Simple lamang po ang sagot natin dyan. Walking, 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 para maging balanse sila. Kasi may kasabihang, a tired dog is a happy dog. Tingnan nyo yung nilakad namin. O, ayan, di ba? Medyo malayo-layo. So, pag uwi nito ni Sachi, tahimik na siya. Papahinga na siya. Kasi na-explore na rin yung paligid eh. Yan. Kaya, para sa mga kapitbahay natin dito, maganda po ang friendly advice ko sa inyo. Palakarin nyo po yung mga dogs nyo. Bigyan nyo ng time para mapalakad sila. Yan yung Sachi, oh. Bite ni Sachi. Instead na makipag-away siya, tinitingnan nyo lang yung mga aso. Noong una, nakikipag-away din siya eh, kasi hindi nga rin siya sanay eh. Ayan. Ayan mga kamailo, may nakakilala sa atin, oh, si Ma'am, oh, ayan, oh. Ma'am Mayan de Guzman. Akala ko papagalitan ako ni Ma'am Mayan de Guzman kasi tatahol yung aso niya, no? Opo, opo. Ang dinidiscuss ko po dito, paano nga po ba maging tahimik yung aso natin para hindi sila yung tahol ng tahol pag may nakita pong ibang aso? Ang solusyon po dyan, kailangan po papalakarin niyo po talaga sila sa labas. Opo. Pag may nakikita yung aso dito sa labas, tahol sila ng tahol, opo. Silang dalawa nag-aaway. Opo, ganun po yon. Kasi sa kagustuhan nilang amoy, makilala yung aso, hindi nila magawa yon. Napunta na po sa aggression. Sila na po yung nag-aaway. Mas okay po yan, tingnan niya lang, pero hindi dapat siya magwala. Hindi. Opo. Mas makukuha niyo po na mas tahimik siya kapag inilalakad niyo po tsaka ine-exercise po talaga yung aso. Ito po, ganun rin po behavior niya nung una. Maingay po tsaka gustong atakayin yung mga aso. Kaya dahil sa routine na pinapagawa ko rin po sa owner, dahil po sa sinabi ko po sa owner na kailangan sundin niya po yung mga sinasabi ko dito. Ayan, mabait na po si Hachi. Pala yun. Apo. Eh, kasi hindi ko naman syempre malabas eh. Apo. Kaya pansinin niyo po halos lahat po ng aso dito, maingay. Yeah, yeah. Oo. Maingay po. Normal naman po yan sa buong Pilipinas po. Ah, normal. Kaya kailangan lang po, kapag ako po ang naging presidente ng Pilipinas, maglalagay tayo ng batas na lahat ng dog owners palakarin yung aso nyo para maging mabait na aso. Akala ko papagalitan ako nung ni ma'am kasi lumabas siya. Pagtingin ko nakangiti siya sa akin. So, yun. Kasi mga kamailo, kwento ko lang din. Dati nagpapalakad ako ng aso, pinapagalitan ako ng ibang kapitbahay. Ano ba yan? Padaan ka ng padaan ng aso dito, hihingi ng mga aso dito. So pinagalitan ako, ayoko naman makipag-away. Actually, ang isasagot ko doon is, bigyan niyo po talaga ng time yung aso niyo. Ang magpalakad ng aso dito sa Pilipinas ay hindi pinagbabawal. Ang pinagbabawal, patayin mo yung aso mo tapos hindi mo dakutin. Walang nagbabawal sa kahit sino dito sa Pilipinas magpalakad ng aso. Kaya, please guys, be responsible pet ownership. Kasama yan, palakarin nyo yung aso nyo. Talagang problemado kayo, ganun yung mga aso. Iingay talaga. Palakarin nyo. After nyo palakarin, tsaka nyo disiplinahin. So yun. Ba? Ayos ba? Tights ba? Sana may mga natutunan kayo dito mga kamailo ha.